Budweiser, King of Beers, American beer to guys. First time kong mag-review ng American na beer. Ano bang petsa ngayon? November 2? I'm not sure kung bukas na yung election nila, November 3, or next day pa kasi iba yung US time sa Asia. So, election edition tong review natin. Okay, unahin agad natin ang statistics nito. Pangalan nito is Budweiser King of Beers. Ang type nito is lager. Established 1876 by Anheuser-Busch. Ang origin, USA. Alcohol nito is 5%. Tapos ang ingredients niya, water, barley, malt, rice, hops, and yeast. Pagdating sa graphics, i-review natin. May konting detail sila dito sa taas, oh, yung takip, kulay red. Tapos may crown para siguro dahil sa King of Beers. So may crown siya. May style. Ngayon ko lang nakitang may kulay yung top na to. Gumamit sila ng kulay white. Actually hindi siya pure white, parang medyo gray white. Tapos yung text niya, yung font niya, maganda para sa akin. Classical na font ato. Classical na font to. Dahil medyo mahaba ang history ng Budweiser. Meron sila ditong AB. Ang AB is Anheuser-Busch. Yan yung brewery nila. Tapos meron silang parang seal, vintage looking na seal, saka graphics, the world renowned and Budweiser Lager Beer. Parang ito yung mga graphics na makikita mo sa pera. Vintage looking siya. Mukha rin pala siyang Coca-Cola sa likod. Ayan, oh. Mukhang lata ng Coca-Cola. Meron din silang text dito na nakalagay. Pero putol. Yun ang kinawi-weirdan ko dito sa lata na to. Kasi napansin ko, bakit putol yung Anheuser-Busch dito? Ayan, oh. Bakit kalahati lang? Ngayon, ginugol ko siya sa mga website kung bakit ganito ba talaga o na-zoom in lang masyado na naputol yung graphics. Chinek ko, ganun nga. May mga putol talaga. So, pagdating sa graphics, minus points para sa akin yung ganun. Para tuloy siyang mukhang zoom out. Ay, zoom in masyado na hindi mo mabasa kapag nakaharap. Kailangan mo iikot. Like, Budweiser. Kahit itong mga text dito, putol. So, ang ganda ng graphics sa akin, mukhang beer overall. Mataas siya yung points sa akin. Pero pagdating sa pagkaputol nito, may minus points siya. Above average na graphics. Maganda pa rin pero weird lang. Ngayon itong review natin, sakto to sa eleksyon ng Amerika. November 3 yun eh. So baka pag lumabas to, mga November 2 o November 3 lumabas tong video na to. Pero wala tayong alam dyan sa politics ng US. Bahala sila. Kung sino man manalo, kay Biden ba yun o Biden versus kay Trump. Ay hopefully na lang maayos ang pagpatakbo sa US. Ang establishment pala nito guys, which is 1876, sa US yun. Kasi kung yung original na Budweiser na style na beer, eh nag-umpisa pa mula 12 something pa sa Czech Republic. Pero noong 1876, may isang German born na na-inspire sa Budweiser, tapos dinala niya sa US. At yun, dinevelop niya sa US. Actually, may conflict yung original na nag-develop nito sa Czech Republic. Ang pangalan nun is actually Budweiser din. May mga states sa or may mga country sa Europe na kapag binibenta itong Budweiser na to, hindi nakapangalan as Budweiser. Kasi nga nagko-conflict yung original name na Budweiser sa Czech Republic. So ang ginagamit nilang pangalan is Bud. Actually, yung Budweiser sa Czech Republic, ang nakalagay na tagline dito is Beer of Kings. Ngayon, yung itong Budweiser na American style, yung founder nito, kinuha yung tagline na yon at ginawa niyang King of Beers. Ngayon, sa tingin ko, ito ang number one ng beer ng Amerika. Correct me if I'm wrong, yung mga nasa US dyan. Actually, yung kapatid nito na Bud Light, yun yata yung best seller ng US na beer. Meron pang ibang brand to na popular sa US, katulad ng Bud Ice tsaka Bud Light Lime. Fun facts lang. Ito pala ang most advertised na beer sa UN.
million-million ang ginagastos nila sa mga advertising nito. Kaya rin siguro, ito rin ang best-selling. Madami siyang mga popular na mga commercial. Okay guys, buksan natin. Amoyin natin, tikman natin. Kasi ang type daw nito is meron daw silang American type lager. Okay, ang unang impression ko nito, para siyang kasing kulay ng San Miguelite. Ang pale niya, tapos marami siyang fizzle, carbonated na carbonated. Yung bubbles niya, random, may small, may big bubbles, tapos white na white. Yung kulay niya, ganitong-ganito ang kulay ng mga lager, yellowish, hindi siya nasa orange side. Amoy natin. Mabango siya, masarap. Amoy masarap. Tikman natin guys, cheers. Para sa akin, medyo malapot siya. Legit na birang lasa. Aftertaste niya, hindi masyadong malakas. Actually, mahina lang yung pait niya. Parang may tamis akong nalalasahan. Malapot nga siya, syrupy. Ganto pala ang American style na lager. Medyo matamis na malapot na hindi masyadong mapait. Yan ang aking review sa American beer na to. Ito ang number one beer ng USA. Sa election nyo, bukas o sunod na araw, good luck na lang po. Dito po muna nagtatapos ang review natin. So, click here dito sa gitna. For more videos, click here to subscribe.